Mahirap maging college student pero masaya. Sa amin kasi is, ano talaga, madugo ang laban, iiyak ka talaga, and basta masasanay ka na lang. Basta masasanay ka na lang. Basta masasanay ka na lang. Channel. So for today's video ay sit down vlog again as usual. And sorry kung ganito yung itsura ko, no, kasi patulog na ako and gusto ko lang mag video. So for today's video ay gagawa lang ako ng kasi ang dami nagtatanong sa akin about sa mga sa college, kung saan ako nagkaaral, kung nagdo-dorm ba daw ako, ganyan, chance. Mga ano sila nagtatanong, mga six chance. Bakit hindi ko gawa ng video, diba? Para malaman din ng iba. Without further ado, let's get into the video. Yan, so, ano, kagaya sa school, college life, no, magpapakilala muna ako. Hello everyone, my name is Patricia Centeno. I'm 20 years old and nag-aaral ako sa Polytechnic University of the Philippines. Hindi alam ng karamihan na madaming branch ang PUP. Meron sa San Juan, PUP. Alam ko may PUP Bulacan, PUP. Basta iba-iba sila ng ano. So ako, sa main ako, PUP Santa Mesa. So I'm currently taking Bachelor of Science in Mathematics in Polytechnic University of the Philippines, main branch Santa Mesa, Manila. So, hindi niyo rin alam na so third year college na ako dahil nakapasa po ako ng second year. Thank you so much po sa mga professors ko na dahil nakapasa po ako. So, third year college na ako sa pasukan, which is sa August, kasi may online class daw. Yan, so 4 days lang yung klase ko sa isang linggo, which is last sem kasi yung klase ko lang is Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday. Yun lang yung klase ko. Wala akong pasok ng Wednesday and Friday. Yan. Yan, so bago ko maka... Siyempre, bago ko makapasok ng PUP, may entrance exam muna yung PUPSET. Hindi ko naman talaga in-imagine or pumasok sa isip ko na mag-exam sa PUP. Parang na-force lang ako na, uy, mag-exam ka, sayang, ganyan. Eh, nung time na yun, may bayad pa na 500 pesos. Pero, sige, G lang, para experience, ganyan. Tsaka, hindi ko naman na-imagine yung sarili ko na magiging, na makakapasa doon. And yun nga, nakapasa. 87 ata yung, ano ko, score, PUPSET score, yun, 87. So, sabi ko, yun, mag-BBS mat nga ako if ever na mag-PUP ako. Yan, so, alam ko sa mga mag-e-enroll ngayon is online. Siguro, mas mabilis na ngayon kasi syempre, hindi kayo mapapagod, di kagaya last time na pipila ka talaga na ikaw mismo yung nandun para pumila. Pero ngayon ata, ewan ko, good luck na lang sa mga ano, kasi hindi ko rin alam yung magiging proseso ngayong new normal kasi nga quarantine din. So, ang enrollment na napagdaanan ko bago ko mag first year college sa PUP is grabe, madugo. Hindi kasi ako sanay. Syempre, galing ako sa Catholic school. I mean, sa private school na hindi naman ganun kahaba yung pila. Hindi naman ako sanay na sobrang haba ng pila. Imagine, 10 hours or 12 hours ako pumila para makapag-enroll. Nakalagay doon 1 PM yung schedule ko ng enrollment. And ginawa ko, nagpunta ako doon. Nandun na ako sa PUP ng 5 AM. Tapos yun, imagine, nakapasok ako ng admission office ng sakto, nang lang past 1 PM. Natatandaan ko pa, sabi ko, ayoko na ganyan kasi sobrang hindi ko kaya. Tsaka mag-isa lang ako. Wala akong kausap doon, syempre. Pero yun, kinaya ko naman. Alam ng karamihan na wala ng uniform sa PUP. And kami, kasama kami doon sa mga walang uniform sa PUP. Kaya, OOTD everyday. Yung iba naman kasi, kagaya ng College of Education, College of Tourism Kineme, yun, meron silang mga uniforms. Kami, wala. Ano, mga BS mat, wala kaming uniform.
kagaya ng mga, ayan, sa College of Communications, wala silang uniform. Sa SEA, wala silang uniform. Sa College of Engineering and Architecture, wala silang uniform. Pero merong prohibited na damit na sinusunod. Sinusunod nila. So, yun, everyday nga ako pumapasok. And yung room ko, hindi nyo alam, yung room ko is nandoon. Eto, andyan siya. Nasa 6th floor, main building. Imagine kapag feeling mo late na late ka na kailangan mong takbuhin hanggang dyan, sa 6th floor na yan, di ba? Yun, kaya sa mga nagtatanong kung bakit ako pumayat last time ng mga second year nung nag-college ako, dahil po doon sa pag-akyat panaog ko sa 6th floor na yan. Yan sa mga freshies, first year college sa Polytechnic University of the Philippines, please pick the best choice dyan sa magiging program nyo, kasi kapag college na kayo, dapat wala ng labasan na yan. Dapat kung saan na kayo, kasi alam ko sa POP mahirap mag-shift, ganyan-ganyan. Madaming, lalo na sa amin, sa BS Math at Applied Math. Sa College of Science, mahirap lumabas. Kunyari, na-take mo is BS Bio. Kung ayaw mo doon, tapos gusto mo mag-shift, parang mahihirapan ka gano'n. Parang kailangan mo pang pag-usapan yun. Pero alam ko mahihirap talaga. So, inaingganyo ko yung mga freshies na isama nyo yung Department of Mathematics and Statistics, which is yung BS Math, BS Applied Math, and BS Statistics sa mga pagpipilian nyo sa college. Yun. So, sa mga nagtatanong, ito na yung mga math subjects na na-take up ko last first year and second year college. So, syempre, wala naman talagang mahirap. Ay, wala naman talagang madali, di ba? Wala naman talagang madaling course. Depende na lang kung gusto mo talaga siyang i-take up ng buong puso at buong kaluluwa. Ko rin alam na, pababa yung units ko ngayon. Kasi first year, meron akong 24 units ata ako nung first year college. Then, second year, naging 18 units ata last sem. Then ngayon, ewan ko siguro, 18 lang rin. Sa amin kasi is, talaga, madugo ang laban. Iiyak ka talaga and basta masasanay ka na lang. Basta masasanay ka na lang. Sa mga gusto mag BS Math or BS Applied Math, di naman ako nananakot, pero sinasabi ko lang na mahirap talaga. Pero if nandun yung puso mo sa pag-aaral, push mo lang yan te. Kasi sa amin hindi uso yung makaka-uno ganyan, kaya nakakaanggit yung ibang course kasi nakakakuha sila ng mga uno ganyan. So, sa kaalaman ng iba, galing po ako, nakatira po ako sa San Mateo Rizal. And yung school ko is sa Santa Mesa, which is a PUP. Hindi po ako nagdo-dorm. Kasi parang ayoko malayo sa pamilya ko. Hindi, parang sobrang, basta yun, ayoko lang mag-isa ako sa ganito, sa ganyan. So, nagko-commute po ako. Simula San Mateo Rizal hanggang PUP, which is naglalakad, tsareng. Meron kasing tatlong mabisang pwedeng gawing transportation. Unang way para makarating ka sa PUP is, yung ginagawa ko is, una, from San Mateo, mag-FX ako hanggang Cubao. Then sa Cubao, mag-LRT ako simula Cubao hanggang LRT Puresa. Then after nun, mag-tricycle ako papuntang PUP Santa Mesa. Then, second na ginagawa ko is, kapag, basta, kailangan wise ka sa pag-aan mo, para hindi ka malit, ganun. Next is, sasakay ka ng jeep na Montalban, Cubao, tapos sasakay ka hanggang Cubao, LRT station ng Cubao. Then, mag-LRT ka din hanggang Puresa, tricycle, yun. Next is, Simula dito, mag-jeep ako hanggang Concepcion, Marikina. Then, dun sa Concepcion, Marikina, mag-aabang ako ng jeep, nakalagay na stop and shop. Tapos, yun, sasakay ako, tapos bababa ako ng stop and shop.
tapos pagbaba mo sa Stop and Shop, maglalakad ka na lang hanggang dun sa POP main building. Calculated ko na talaga yung ganun. Kasi sa 2 years, calculated ko na talaga. Pinaka minimum is 1 hour. Lalo na kapag Sunday, tsaka NSTP kasi ang Sunday. 1 hour lang yung biyahe. Maximum na papunta sa POP is 2 hours para sa akin. Yung pinaka-average na pagdating ko dun sa POP is 1 hour and 30 minutes. So, aalis ako dito 2 hours before yung time ko siguro. Sabi natin 9 a.m. yung class time ko. Then, aalis ako dito sa bahay dapat 7 a.m. So, yun. Para kapag dating doon, sakto na. Tsaka may onti pang time na pang Genes-Genes. Okay. Tapos yun sa mga nagtatanong kung masaya ba maging college, ganyan, masaya ba kasi ganito, ganyan. Aaminin ko po, ano, mahirap maging college student pero masaya. Feeling ko masaya. Kasi ano, syempre nakawala ako sa ano eh. Kasi dati, dito lang ako, around the area lang ako nag-aaral ng ano, elementary, high school, senior high school. Around the area lang, around San Mateo lang. So parang ngayon lang ako nakawala. Ngayon lang ako nakalabas na comfort zone ko sa Manila. So parang alam ko na nga yung mga sa Manila. Sobrang gala ko. Pero ako kasi hindi na ako kagaya nung high school na sobrang barkada, sobrang ganto. Kasi syempre focus pa rin sa pag-aaral mo. Kasi tsaka ang layo ng bahay ko. Yan, so namimiss ko nga yung quarantine is yung ano. Syempre yung mga pinupuntahan ko madalas, the lagoon. Yung mga iniikot-ikot ko, syempre yung main building. Tapos dun, nandun din yung chapel. Yung pinag-PPEhan namin, yung sa quad grandstand. Yung tawag namin oval. Yung taba. Sa library, dun ako madalas tumatambay kasi kapag may exams. So, yun lang yung madalas kong tambayan sa POP. Na, yan na, pwede ko rin ma-share sa inyo. Yung school kasi, school, uwi, pero gagala ako. Pero hindi ako mag-stay sa school. Ganun lang. Maraming nag-welga sa POP. Marami silang, ano. Pero, syempre, diba, bago tayo pumasok sa POP, sasabihin ng mga nanay natin, huwag kang sasali sa ganito, kasi baka magkama ka, ganyan. Huwag kang sasali sa mga welga-welga. Kasi, diba, yun yung sinabi sa akin una ng parents ko. Bago pa ako pumasok ng first year college sa PUP. Depende naman sa'yo kung sasali ka, kung gusto mong iparinig yung freedom of speech mo, di ba? Kasi meron naman tayong freedom para iparinig sa mga tao yung hinaing natin. And yun nga, meron dun sa PUP na aanyayahan ka na ganyan, na ganito, pero depende naman sa'yo kung sasama ka or makikijoin ka sa nila. Kada classes, maririnig mo sila na nahikiba ka sa mga ganyan. So, maririnig mo talaga kahit nag-e-examine, nag-uwelga dyan. Kaya expect niya na mga incoming freshies na hindi sanay sa ganyan na masanay na kayo na magiging ganun yung sitwasyon. So, that's it for today, guys. If you have questions pa, comment down below na lang and I will answer it sa makakaya ko. So, yun lang. Thank you so much for watching this vlog. Sana nakaabot kayo hanggang dito sa dulo. Sana hindi kayo na-bored. So, thank you so much for watching, guys. Don't forget to like, share, and also subscribe to my YouTube channel. Patricia Centeno. See you on my next one. Bye! And of course, good luck sa mga future isko and iska dyan. And of course, don't forget na piliin din yung BS Math and BS Applied Math. And of course, BS Statistics din. And so, thank you so much for watching. Bye!